Umikit si Greg at bumalot sa kanyang konsensya ang pamumula ng pagkakasala. Kanina lang niya pinagsabihan ang hindi pag-aalaga kay Ella at ngayon, patay na ang sister niya. Kahit papaano si Ella ay nasa isang kahila-hilakbot na estado ngunit siya ay buhay pa rin. Pero ang sister niya, kung patay na talaga siya, may pumutok nga sa kanila. Nanginginig si Rosa. Nakita niya si Alex Foster at sa unang pagkakataon ay lubos siyang natakot na tumingin sa mga mata nito. Dahan-dahang ibinaba ni Alex Foster ang telepono mula sa kanyang mga tainga, at tinitigan ang telepono sa kanyang mga kamay na para bang babasahin niya ang susunod na linya ng mga aksyon mula rito. Kaibigan mo si Ella, kayong dalawa. I am leaving her under your watch, deklara ni Alex at nadama ni Greg na pakalmahin ang kanyang wasak na puso. Pero bago pa man siya makapagsalita ay umalis na si Alex. Galit na galit si Nicholas. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jim ang kanyang mukha at nalaman niyang nagtatrabaho siya para kay Nicholas Anderson. Tumayo din si Liza na nakayuko. Pinagalitan siya ng kanyang ama at galit na galit sa kanya na para bang puputulin ang kanyang laman sa kanyang mga buto. Namumula ang mga mata ni Nicholas Anderson. Anong kalokohan? Sinira ng mga hangal na ito ang kanyang mga plano. Paano kaya naturukan ni Jim ang kanyang asawa ng labis na dosis ng stimulant? Ngayon, iisipin ng lahat na patay na siya at kasabay nito ay nadurog ang kanyang asawa ng truck. Hindi ba pwedeng maging matalino sila kahit minsan lang? Sino ang nagsabi na hindi rin sila maaaring mga tuwiran sa kanilang mga ulo? He was their thinking cap and simply because he didn't give discrete instructions to them like a school teacher does to a pupil, nagkagulo sila, big time. Ang nakakadismaya na bahagi nito ay ang lahat ng mga dokumentong kinuha ni Jim mula sa closet ni Alice ay mga duplicate. Ang mga orihinal na kopya ang kailangan nila para maklaim ang lahat. Ang kanyang bank account ay na-freeze ng Diyos lamang ang nakakaalam kung sino. Ang tanging bagay na kapakipakinabang sa kanila ay ang mga alahas na ginto at diamante na ninakaw din niya mula sa kanyang closet. At ngayon, ang kanyang hangal na anak na babae ay lumabas sa truck ng walang kaunting pag-iingat. Bago niya napagtanto ang kanyang katangahan, ang CCTV footage ay nakolekta at ngayon, siya ay nasa listahan ng mga hinahanap. Ngayon, nakatakas siya sa kulungan at nakita siya mula sa recording na siya ang may pananagutan sa aksidente. Gaano kalaki ang panganib na inilalantad niya sa kanyang sarili? Ito ay magiging mas komplikado kaysa sa naisip niya. Dapat ay nakabantay sila. Sa ngayon, kailangan muna nilang magsinungaling hanggang sa makaisip siya ng mga paraan para makaalis silang dalawa sa bansa. Hindi na napigilan ni Jackie ang pagiyak. Ang kanyang anak na babae ay ipinakita sa TV bilang responsable sa aksidente ni Ella Smith. At agad siyang naniwala. Minsan ay ipinadala si Liza sa kulungan dahil sa pakikipagsabwatan kay Bill Winston upang samantalahin ang asawa ni Alex Foster. At ngayon, nakunan siya ng kamera at nasa most wanted list siya. Paano madadala ni Liza ang sarili sa kriminalidad? Hindi mapakali ni Jerome ang kanyang ina dahil nakaramdam siya ng kilabot sa lahat ng ito. Paano magiging insensitive si Liza sa mga pakiusap niya? Nakiusap siya sa kanya na layuan si Alex Foster at ang kanyang asawa. Kung mahal niya ito at gusto niyang makasama habang buhay, hinding-hindi siya pipili ng ibang babae kaysa sa kanya. And besides, kasama niya hindi dahil mahal niya ito kundi dahil itinanim siya ni Daddy sa pamilya ng Foster para sirain sila sa huli. Paano ngang isang tao ay napakabaliw na sumunod sa gayong pagtuturo nang hindi ginagamit ang kanyang ulo? Paano niya gagawing kriminal ang sarili na hinahabol ng lahat? Kung mahuli si Liza at makukulong muli, tatanggihan ko ang mga pakiusap mo at ilalantad ko si Daddy, deklara ni Jerome at nilagpasan ang kanyang ina. Hindi siya mapagalitan ni Jackie. Tama si Jerome. Si Liza, ang kanyang matamis na anak na babae ay ginawang kriminal ng kanyang sariling ama at wala siyang magawa para tulungan siya. Blanco ang kinabukasan ng kanyang anak. Bumalik si Alex Foster sa ospital kasama si Alice. Hindi siya patay tulad ng sinabi sa kanya ng katulong. Sinuri siya ng mga doktor at idineklara na ang kanyang buhay ay hindi pa napuputol. May sadyang nag-injection sa kanya habang siya ay natutulog at sa kasamaang palad ay na-overdose ito. Magtatagal, marahil mga araw bago siya magkamalay. Ngunit ang katotohanang hindi pa siya patay ay sapat na. Si Ella ay nagtamo ng pinsala sa ulo at inoperahan siya ng mga doktor, ngunit pagkatapos ay nakoma siya at sinabi ng mga doktor na kakaunti ang tsansa niyang mabuhay. Sa wakas ay pumasok si Alex Foster upang makita siya. Nanatili siya sa tabi ng kanyang kama at nakita siyang napakaputla at mahina. This is his girl, yung unti-unti at unconsciously niya na in love ng hindi niya namalayan. Ang kanyang asawa at ang nag-iisang babaeng tinitibok ngayon ng kanyang puso. Nagplano silang mag-dinner ng gabing iyon. Nangako pa ito sa kanya na maghahanda ito ng masaganang pagkain para sa kanilang dalawa, at balak niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya.
para sabihin sa kanya na mahal niya siya at kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya, mayroon siya na hindi kailanman nararamdaman ito para sa sinumang babae. Ngunit sa halip na sabay na maghapunan, napahiga siya sa kama ng ospital, walang malay at walang kamalay-malay na nakatayo siya sa tabi ng kanyang kama na may mabigat na puso. Kung sakaling matupad ang mga hiling, gusto niyang mabuhay muli ang kanyang Ella. Gusto niyang bumalik ang kanyang babae at hinding-hindi ito mahihiwalay sa kanya. Sa oras na ito, narinig na ni Sarah mula sa balita ang nangyari sa kanyang anak. Ang pag-aalala at takot kay Sarah ay parang isang bundok na hindi malulutas. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital para hanapin ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos, tumayo sila sa labas ng transparent na pader na naghihiwalay sa kanila mula sa intensive care unit. Nakita nilang nasa tabi ni Ella si Alex Foster. Tila mas matagal siyang nakatayo sa tabi ng kanyang kama kaysa sa inaasahan nila. Nakatalikod siya sa kanila. Gusto kong makita ang aking anak, deklara ni Sarah sa gitna ng pag-ungol. Napayakap si Rosa at sinubukan siyang aliwin. Magiging maayos si Ella. Ang sabi ng doktor ay mawawala na siya sa coma. Inaalos siya ni Rosa. She's simply acting to be strong before Sarah. Humihikbi siya nang hindi dumating si Sarah. Pero ngayon, kailangan niyang maging matatag at tulungan si Sarah na maging matatag din. Inis na tinitigan ni Sarah si Alex. Nangyari ito sa kanyang anak dahil sa kanya. Kung nakinig si Ella sa kanya, at hiniwalayan si Alex, hindi sana siya nasa ganoong kalagayan na nagbabanta sa buhay. Ang dating girlfriend ni Alex na si Liza ay sinubukang patayin si Ella sa sarili niyang dugo. Salamat sa poong may kapal na siya ay makitid na nakatakas sa kanyang pakana. Tumayo si Greg sa gilid. Tumabas siya ng ospital nang umalis si Alex. Ayaw niyang makasama ang babaeng iyon na dumudugo ang puso. Ilalabas ni Rosa ang sakit at puot sa kanya. At nangako siya sa sarili na layuan siya. Pagbalik, nakita niya si Alex Foster sa transparent glass wall na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa na walang malay. Pakiramdam niya ay mali siya sa pag-atake sa kanya kanina. Siya ay nasugatan, nabalian at sa pagkabalisa. Ang kanyang asawa at kapatid na babae, parehong nasa napakasamang kalagayan, gaano man kalakas at matipuno ang puso ng gayong tao, tiyak na magagalaw siya. Hihingi siya ng tawad sa kanya. Ngunit nang makita niya sina Sarah at Rosa, parehong nakatingin sa direksyon kung saan inihiga si Ella, lumapit siya para aliwin ang matandang babae. Pero bago pa siya makalapit sa kanila, tumalikod na si Alex at naglakad palabas. Pinakawalan ni Sarah ang kanyang kalungkutan at sinisi si Alex sa nangyari. Hindi ito mangyayari kung nakinig sa akin ang anak ko, bulalas ni Sarah. Marahang napabuntong hininga si Alex Foster. Ano ang masasabi niya ngayon? Nanatili lang siyang tahimik at hindi sumagot kay Sarah. Sinabi ko sa kanya na hiwalayan ka at pagkatapos ay magbayad ng kabayaran, ngunit hindi niya ginawa, tumanggi siyang gawin ang sinabi ko sa kanya. At alam kong malalagay sa panganib ang buhay ng anak ko kung mananatili siya sa tabi mo. At gaya nga ng hinula ko, muntik na siyang patayin ng ex-girlfriend mo. Ngayon, tingnan ang aking anak na babae, tingnan kung ano ang hitsura niya sa kama. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Alex Foster, nagngangalit si Sarah sa galit. Namumula ang mga mata ni Sarah, pinaputukan ng mga punyal si Alex. Isasampa sana niya ang sarili sa kanya kung hindi siya hinawakan ni Rosa, at pinigilan siya. Kalma lang Miss Sarah, hindi naman ito kasalanan ni Alex. Huwag mo siyang sisihin. Marami siyang pinagdadaanan ngayon at tulad mo, kailangan niya ng suporta ng lahat. Panatilihin nating buhay ang ating pag-asa at kumbansihin na magiging maayos ang lahat, pagsusumamo ni Greg, nagpapagaan ang init ng ulo ni Sarah. Sinulyapan ni Alex ang mapupungay na mukha ni Sarah at umiwas ng tingin habang marahang dumaan sa tabi nito at pinuntahan si Alice. Maputla ang labi ni Alice. Mukha talaga siyang patay na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ngunit sinabi ng doktor na ang side effect ng stimulant ay na-neutralize. Makalipas ang 30 minuto, bumalik si Alex kay Sarah at sa iba. Inihayag niya sa kanila na ang driver ng truck ay nahuli ng mga pulis. Ang balitang iyon ay dumating bilang isang kaginhawaan sa kanilang lahat. Ang isang taong hinihintay nilang mahuli ngayon ay si Liza Anderson. Nahuli na ang balita ng pag-aresto sa driver na dumurog kay Ella Smith, ang asawa ng billionaire business tycoon na si Alex Foster. And as it is, naka-lockdown ang airport. Walang lumalabas ng bansa, maliban sa mga pumapasok. May mga nakaharang sa kalsada. Kahit saan sa lungsod ay ipinarada at hinanap si Liza Anderson. Ang kanyang mga magulang ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay hanggang sa matagpuan ang kanilang anak na kriminal. Ang buong Anderson's mansion ay ligtas na ginabayan ng mga armadong lalaki, ngunit mayroong isang bagay na lubos na nakalimutan ni Nicholas Anderson, ang kanyang mga tawag sa telepono. Nakalimutan na ni Nicholas Anderson ang posibilidad na magkaroon ng wiretap ang kanyang pag-uusap.
Nang gabing iyon, nakarating siya sa kanyang silid at tinawagan si Lisa, na sinasabi sa kanya ang masusing paghahanap na pinalaki ni Alex sa buong lungsod upang masubaybayan siya. Kailangan niyang humiga hanggang sa makatanggap siya ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Sa ngayon, siya, gayon din ang buong pamilya Anderson ay inilagay sa 24 na pagsubaybay. Ang kanilang mga paggalaw ay pinaghigpitan pati na rin ang pag-aresto sa bahay. Hindi niya dapat asahan na makikita siya sa loob ng ilang araw. Hahanapin niya ang lahat ng paraan upang maihatid ang kanilang mga pagkain sa kanila. Ngunit sa ngayon, hindi siya dapat lumabas sa kanilang hideout. Satisfied, ibinaba ni Nicholas Anderson ang tawag at mahinang bumuntong hininga. Maaaring baligtarin ni Alex Foster ang city para sa lahat ng kanyang pinapahalagahan. Ang kanyang anak na si Lisa ay hindi mahahanap. Ang Departamento ng Seguridad ay mas nasa sabik na makinig sa pag-uusap ni Nicholas Anderson. Siya ay careless. Sa kabila ng pagiging may sapat na gulang, hindi ba siya makapag-ingat sa mga panahong tulad nito at huwag sabihin ang lahat ng mga bagay na ito? Tsaka hindi naman siya dapat gumamit ng unknown cellphone number para tumawag. Bakit ginagamit ang kanyang kilalang numero ng cellphone? Ang bawat miyembro ng numero ng cellphone ng pamilya Anderson ay wiretap. Ginawa nila ito dahil maaaring magpas siya si Lisa na makipag-ugnayan sa sinuman sa kanila para sa tulong. Or better still, contrary to the claim of everyone in the family not know where Lisa's whereabouts, baka tawagan siya ng palihim at iyon na ang ginawa ni Nicholas. Nang matapos ang tawag, sinusubaybayan ang numero ng cellphone na tinawagan ni Nicholas. Patuloy nilang sinusubaybayan ang numero sa buong gabi hanggang sa dinala sila nito sa underground basement ng isang abandonadong gusali, sa labasan ng lungsod. Pagdating ng mga pulis doon, laking gulat nila. Hinding-hindi nila mahanap si Lisa Anderson at naisipang pumunta sa kaawa-awa, abandonadong gusali na halos gumuho ang isang bahagi nito. Nang makapasok sila sa gusali, hinanap nila ang lumang gusali at walang tao doon. Walang palatandaan na may bumisita sa gusaling iyon sa loob ng ilang buwan. Ngunit ang tracking device ay kumikislap na pula sa lugar na iyon. Pagkatapos ay nagpasya silang maghanap ng anumang pinto o pasukan na maaaring maghatid sa kanila sa isang panloob na silid o kung saan man. Pagkatapos halugugin ang buong gusali, tumigil ang mga lalaki para mag-isip ng kung ano-ano o anumang maaaring gawin nang makarinig sila ng busina ng sasakyan mula sa malayo. Pumwesto sila at nagtago. Ang kasama ay nagdala ng mga balot ng pagkain sa isang foil na papel at tumingin sa paligid, tiyak na walang nakakita sa kanya, mabilis siyang naglakad papasok sa gusali. Kahit saan ay madilim maliban sa mahinang liwanag na inilagay niya upang mahanap ang kanyang daan. Dir-diretso siyang naglakad papunta sa building pero biglang huminto. Bakit pakiramdam niya may mga mata sa kanya? May nakasunod ba sa kanya? Hindi niya alam yun maliban sa nakakita siya ng isang lumang bago na nakaparada sa daan. Ito ay normal. Ang lugar na iyon ay isang parking lot at ang ilang matandang mahirap na padyak ay nakatira pa rin sa paligid. Tanging ang mga mahihirap na bagay lamang ang maaaring magkaroon ng isang matandang kariton. Tumingin siya sa paligid at kumbinsido na ang kanyang isip ay labis na nag-iisip, itinulak niya ang isang kabinet palayo sa dingding ng kusina, at pumasok bago ibinalik ang kabinet sa posisyon. Lumabas ang mga pulis sa kanilang pinagtataguan. Sa likod ng isang kabinet ay ang pasukan. Hindi katakataka na hindi nila ito mahanap nang maghanap sila. Ngunit pagkatapos, hindi nila kailangang sumugod sa kanya. Bumalik sila sa kanilang pinagtataguan at naghintay. Maya-maya ay lumabas ang kasama at ibinalik ang kabinet. Sa kanyang pagliko upang gawin ang kanyang susunod na hakbang, bigla siyang nakakita ng isang baril, nakatutok sa kanyang ulo. Si Lisa ay nagsimulang kumain ng kanyang hapunan nang bumalik ang kasama na dapat ay malayo sa pinagtataguan nila. May nakalimutan ka? Tanong ni Lisa, na itinaas ang ulo kasabay ng paglabas ni Jim sa inner room, lumapit para kumain din ng kanyang hapunan. Pero imbes na sumagot, isa pang boses ang sumagot ng, "No, nahanap ka lang namin." Napaangat ng ulo si Lisa at huli na para muling sundan ni Jim ang kanyang mga hakbang habang nakatutok sa kanya ang mga baril. Mabilis na tumayo si Lisa. Kinaumagahan, nag-aalmusal si Nicholas Anderson kasama ang kanyang asawa at anak. Iisa ang kanilang kainan ngunit magkahiwalay ang kanilang mga puso. Dumating ang security para ipaalam sa kanya na may mga taong nasa gate, naghihintay na makita siya. Napapikit si Nicholas Anderson. Nakakuha ba sila ng clue? Anyways, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagkukunwari. Sumulyap siya kay Jackie at nakita niya ito, nakatitig sa kanya ng may galit. Tila ang mga punyal na ipinuputok ng kanyang mga mata sa kanya ay kayang hilahin ang kanyang damit. Ano? Bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Si Lisa ay anak ko rin at inalagaan ko siya, gaya ng ginagawa mo, nagreklamo si Nicholas.
You're a lying bastard. You orchestrated all thing a evil and pushed my daughter to execute them. Is that how to care about your daughter? What kind of a father are? Inaakusahan ni Jackie si Nicholas nang tumayo ang huli at hinampas ang kamao sa dining table. Manahimik ka na lang, Jackie. Sigaw nito sa kanya at nagnangalit ang ngipin. Dapat ay inalis na ng babaeng ito ang kaawa-awa niyang sarili sa buhay niya, matagal na ang nakalipas. Ngunit hindi siya mangatuwiran na dapat niyang hiwalayan siya. Sa halip, inilagay niya ang kanyang sarili bilang isang pasaway sa tuwing naaabot niya ang kanyang layunin. Sinamaan niya ng tingin si Jackie at bumaling para sabihin sa security na papasukin ang mga lalaki. Sabay lakad palayo sa dining patungo sa sitting room at tumayo si Jackie, sumunod sa likod niya. Sinumpa niya si Nicholas ng 1,000,000 beses sa ilalim ng kanyang hininga at sumisitsit sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Alam niyang alam niya ang lahat tungkol sa nangyari. Siguradong inutusan niya si Liza kung ano ang gagawin. Isang lobo na nakasuot ng tupa. Nang makita ni Jerome na tumayo ang kanyang mga magulang sa sala ay tumayo din siya at sumunod sa kanila. Tumayo ang mga lalaki at pumasok at nakilala ni Nicholas ang chief detective. Siya ang namamahala sa kaso ni Liza noong huling beses itong na-prosecuted. Paano namin kayo matutulungan? Umirap si Nicholas na agrabyado nang makita ang chief detective na nasa harapan niya. Hindi siya humahawak ng isang kaso at hindi makarating sa ugat nito nang wala sa oras. Hindi rin siya tumatanggap ng suho. Sinubukan niyang mag-alok sa kanya ng regalo noong nakaraan ngunit tinanggihan niya ito. Binigyan pa niya ng kulay ang akto sa pamamagitan ng pagtawag dito bilang regalo para sa kanyang tenacity. Siya ay kahit na banayad na tinatawag na isang regalo para sa kanyang pagsusumikap, at hindi isang panunuhol, ngunit tinanggihan ito ng hamak na sinasabing siya ay binabayaran para sa kanyang trabaho, at walang interes sa pagtanggap ng regalo. Nakatayo sa harap niya, tumaas ang unseen goosebumps sa katawan ni Nicholas. Buti na lang at nakasuot siya ng maayos. Nagtataka siya kung bakit dapat hindi makontrol ang hamak na ito upang hawakan muli ang kasong ito, sa lahat ng napakaraming detective at opisyal, samantalang ang taong ito na may pusong bato. Sa kabaligtaran, Nicholas Anderson, ikaw ang nangangailangan ng aming tulong, deklara ni Detective Robert. Bago maproseso ng sinuman ang kanyang mga salita at magtanong kung ano ang ibig niyang sabihin ay nagbilin siya ng naaresto ka para sa isang tangkang pagpatay kay Miss Ella at Alice Foster. Ano? Napabulalas si Nicholas. Nang hindi man lang siya pinansin, dalawang detective ang lumapit at pinusasan siya. Nagpoprotesta pa rin si Nicholas nang hindi kumukurap ang mata ni Detective Robert kay Jerome. Mukhang umaagos ang kriminalidad sa dugo ng mga Anderson. Paano ngang isang tahimik at cute na mukhang batang lalaki ang may pakana sa pagtakas ng kanyang kapatid na babae mula sa bilangguan? Ang mga hitsura ay mapanlin lang bagaman. Sumunod, nagkibit-balikat siya at sinabing, naaresto ka rin sa papel na ginampanan mo bilang kasabwat ni Liza Anderson na tumakas mula sa bilangguan, Jerome Anderson. Itinigil ni Nicholas ang kanyang tantrum. Pinandilatan niya ang detective at ang kanyang mga tauhan at nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Ibig bang sabihin ay nahuli si Liza? Sa mga sinabi niya, baka nahawakan na niya ang walang kwentang anak niyang babae. No, detective, lumapit si Jackie at hinarangan ang mga lalaking gustong pusasan si Jerome. Tila may namumuong luha sa kanyang mga mata habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha. Siya ay magpapatulo ng isang luha kung si Nicholas ay kinuha. Pero ang anak niyang si Jerome, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mawala ang nag-iisang pinagmumula ng inspirasyon sa pugad ng pulisya. Ito ay pinapayuhan na hindi muhadlangan ang isang police arrest, pahayag ni Detective Robert. Sa hospital, nanatili si Alex kasama si Ella sa ICU. Paputol-putol siyang pupunta at titingnan si Alice. Inutusan niya ang lahat ng tao sa paligid niya na huwag magsalita tungkol dito sa kanyang lolo't lola. Ngunit gaano kayang itago ng matagal ang isang sitwasyon na naging viral sa lahat ng mga channel sa telebisyon at na ang ina, kinuha ng magazine ang balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hiniling ni Alex na ang pamilya Foster ay hindi isang sikat, kagalang-galang. Kung sila ay mga tao na dapat isaalang-alang sa lipunan, kung gayon marahil, walang balita sa mundo ang ikakalat sa paligid. Marami sa kanyang mga kasamahan at kasosyo sa negosyo ang nagpadala ng kanilang pagbati at marami ang tumawag sa kanya. Ang kanyang assistant ay nabalisa sa pagtanggap ng maraming ganoong tawag nang hindi na sumagot si Alex. Idinilat ni Alice ang kanyang mga mata sa hating gabi. Ngunit nakaramdam siya ng mahina at marupok. Sinabi ng doktor na kailangan niyang uminom ng gamot at infusion, ganap na nililinas ang kanyang sistema mula sa mga nakakasakit na lason. Si Alex Foster ay nagpunta upang tingnan ang kanyang kapatid na babae nang makita niya itong tinulungan sa pag-upo. Namumugto ang kanyang mga mata, kung tutuusin ay namamaga ang kanyang mukha at namumutla ang kanyang pisngi. Mukha siyang may sakit at walang magawa. Tumayo siya sa kapatid at bumuntong hininga.
Muntik na niyang mawala ang kaisa-isang miyembro ng pamilya niya bukod sa lolo't lola niya. Muntik na siyang mamatay. Kailangan niyang magpasalamat sa Diyos na ang kanyang kasambahay ay nagpunta upang suriin siya sa kanyang silid at natuklasan ang kanyang sira-sira na estado. Hindi niya alam kung paano niya ito tatanggapin nang matuklasan niyang ang kriminal na pinakasalan niya ay tumakas kasama ang kanyang aset at isinama pa ang kanilang anak na babae. Ngunit hindi iyon masasaktan ngayon na nahuli na ang halimaw. Iuubo niya ang buong katotohanan. Maraming ilegal na droga at ebidensya ng mapanlin lang na gawain ang bonus sa pagtuklas ng pulisya kung saan siya at si Liza ay naaresto. Nasa tabi ni Alice si Jim habang si Liza naman ay nasa tabi niya. Isang mahusay na kinakalkula na geometry. "Sir, she will be perfectly all right in a few hours time," deklara ng doktor, satisfied na ang kanyang pasyente ay nagkamalay. Tumango si Alex pinilit ang isang smile. Tumango naman ang doktor at nagpasyang iwan ang magkapatid. Nang malapit na sa labas ng pinto ang doktor, tinawag ni Alex ang doktor. Huminto ang huli at ibinalik ang tingin sa kanya, umaasang may sasabihin siya. "Salamat," sabi ni Alex. Malaki ang kahulugan ng salitang iyon sa doktor. Umiti siya at inulit ni Alex ang salamat sa pagligtas sa buhay ng kapatid ko. Tumango ang doktor, umiti at sumagot, "Ginagawa ko lang ang trabaho ko," at isinara ang pinto sa likod niya. Napapikit si Alice. Siya ay mahina ngunit maaari pa ring mangatuwiran. Naalala niyang natulog siya sa kwarto niya noong nakaraang gabi pero nasa ospital siya ngayon. Anong nangyari? Nasaan si Jim at bakit nagpapasalamat si Alex sa doktor sa pagliligtas sa kanyang buhay? Matapos ang hindi pagkakaunawaan sa Foster Castle noong nakaraang gabi, nakauwi siya at nalaman ng isang sekreto mula sa pag-eavesdrop sa usapan ng kanyang asawa. Ginawa niya ang mga kinakailangang pagbabago sa mga dokumento sa oras na natulog si Jim at ganap na na-freeze ang kanyang bank account. Pero pagkatapos noon, natulog din siya. Ngayon, nasa ospital siya. Paano siya nakarating doon? Hindi na siya galit sa kapatid niya, pero hindi siya papayag na kulitin din niya si Jim. "Kumusta ka na ngayon, Alice?" tanong ni Alex na nakatayo sa harapan niya habang naka-cross arms. Sa halip na sumagot, nagtanong si Alice ng bakit at paano ako nakarating dito. Walang ekspresyon niyang sinuliapan ang kapatid. Bago pa siya masagot ni Alex, nagmamadaling nagtanong si Alice, "At nasaan si Jim? Anong ginawa mo sa kanya, Alex?" At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.